Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel and welcome to the first episode ng Hair Talk. Kung saan sasagutin ko ang mga frequently asked questions niyo sa akin tungkol sa ating hair. So for today's episode, ang pag-uusapan natin ay clarifying shampoo. If you want to know more about it, please keep on watching. Lollipop, lollipop, oh, lollipop. Maglalagay ako dito ng timestamp para makikita nyo yung iba't ibang segment ng video na ito. Ilalagay ko rin sa description box below ang different segments para pwede nyo nalang i-click yung number sa part na gusto nyo panoorin. So ano nga ba itong clarifying shampoo na ito? Ang clarifying shampoo ay tinatawag din na detox, purifying, or deep cleansing. Ang ginagawa nito ay tinatanggal niya ang buildup ng residue sa hair natin. Saan ba galing itong mga buildup na to? First of all, ang ating mga regular shampoos and conditioners ay naglalaman madalas ng sulfate and silicone. Itong silicone na to, tsaka yung moisturizing agent nila, ang nagbi-build up sa buhok natin. Magkukost din ng build up ang mga styling products katulad ng hairspray, mga hair mousse, hair oils, tsaka dry shampoo. So ano nga bang pagkakaiba ng regular na shampoo sa clarifying shampoo? Ang regular shampoo kasi natin, gentle cleanser lang siya. Ang ingredient niya ay more on sa moisturizing side instead sa cleansing side. Kaya kahit nagsishampoo tayo, yung buhok natin hindi siya masyadong nagiging dry kasi may ingredients siya na nakakatulong para maging soft and smooth ang hair. Ang clarifying shampoo naman, mas nagpo-focus siya sa paglilinis ng buhok. So more on cleansing ang agent niya instead of moisturizing. Kaya pagkatapos mag-clarifying shampoo, mapapansin mo kagad na parang ang dry ng buhok at ang tigas-tigas niya. Kasi sinisiguro nito na nililinis niya yung hair natin. Hindi more on moisturizing. Kapag marami ng build-up ng products galing sa mga regular shampoos and conditioners and stylers natin, ang nangyayari, nagiging mabigat yung ulo natin and sometimes nagiging oily na siya. Ang clarifying shampoo ang naglilinis ng buhok para hindi na siya magmumukhang malagkit. So bakit siya important sa Brazilian blowout? Kung hindi nyo pa alam ang Brazilian blowout, iiwan ko dito sa card yung playlist ng aking Brazilian blowout videos. So bago ka magti-treatment ng Brazilian blowout, kailangan ready yung hair mo para tanggapin yung treatment. Imagine mo, yung hair mo, punong-puno siya ng mga shampoo residues and yung mga conditioner mo. Pag may ilalagay ka na treatment, hindi siya papasok doon sa hair strand. Pag gumamit ka ng clarifying shampoo, makakapasok yung treatment doon sa mga hair cuticles mo. Mas magiging effective yung treatment. So guys, marami naman mga local na clarifying shampoos na madali nyo lang mabibili online. Ang personal na ginagamit ko na clarifying shampoo is the one from Genfix. Isa siyang local brand na pwede nyo siyang mabili sa Shopee. Iwanan ko rin yung link sa description box below. Kaya ako siya gusto kasi mas mild siya compared dun sa ibang clarifying shampoo na nagamit ko na. And hindi niya masyadong napapatigas yung buhok ko. Kahit papano may konting moisture pa rin siya, pero it does the job. Meron ding clarifying shampoo ang Human Nature. Kilala ang brand na to sa pagiging organic. So, maganda rin choice ang Human Nature. Pwede nyo i-check sa Watsons or sa Shopee kung available ang Human Nature na clarifying shampoo. Ang Celotech ay meron ding clarifying shampoo na pwede nyo ring masubukan. Again, lahat ng mga products na babanggitin ko ay iiwanan ko sa description box below. Also, pag bumili ka ng set ng Brazilian Blowout, ang step 1 na makukuha mong bottle ay clarifying shampoo. So, kung magpa-Brazilian Blowout ka, mas okay kung isang set na yung bibilin mo. Now, kung wala ka namang time para bumili or nagtitipid ka, meron akong ituturo sa inyo na DIY lang na clarifying shampoo. Kailangan nyo lang dito ay dalawang ingredients, baking soda and apple cider vinegar. First, ang baking soda natin, ihahalo lang natin siya sa tubig at gagamitin natin siya na parang shampoo style. So, una, ikukuskus nyo siya sa inyong anit and then work your way down hanggang sa lahat ng hair strands nyo ay naririnse na. Since ang baking soda ay may mataas na pH level, kailangan ibaba natin uli yung pH natin or else magiging dry ang ating hair. Diyan papasok ang apple cider vinegar. Idi-dilute natin ang ating apple cider with water. Yun ang gagamitin natin pang rinse sa ating hair. Don't worry guys, kasi yung amoy ng apple cider vinegar naman, pag ni-rinse mo siya, mawawala din siya. At hindi na siya ganun katapang. Ngayon na marami ka nang alam tungkol sa clarifying shampoo, sinasabi ko na sa inyo ngayon na it's an important step for Brazilian blowout
para mas maging effective yung treatment na yon. Kung hindi ka naman magba-Brazilian, nakikita mo lang na nagbi-build up na ang mga residue sa hair mo, wala rin problema, pwede mo rin gamitin ang clarifying shampoo once in a while. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lollipop, lollipop.